Itinagong, Kasaysayan, ng ating bansang Sinilangan. Alam niyo ba, mga kababayan, na itinago ang mga dayuhang mananakto ng tunay na kasaysayan ng ating bansa? Bago pa man sila dumating na sinakop tayo, lalo-lalo na itong mga Espanyol, may sarili na tayong sistema. Pinura nila ang ating kasaysayan para magmukha tayong tanga sa buong mundo. Sa ganang akin, kung natatanong, bakit tayo pinagkakasasaan ng mga dayuhan ito? Namulat ako na mahirap ng pamilya. Mga magulang ko'y hindi makapag-aral sapagkat pinagkahit sa kanila ang makapag-aral. Lupain namin ay inangkin ng mga dayuhan. Tinitutuluhan ang hindi naman sa kanila. Ito ay kagagawan ng mga dayuhan para maangkin nila ang kalupaan ng aking mga ninuno. O hindi lang akin, kundi mga ninuno nyo rin na hindi naglalakas loob magkwento sa inyo sapagkat sila'y natatakot na patayin ng mga hayop na mga dayuhan. Kaya ako'y nagtataka at maraming katanungan habang ako'y nag-aaral sa kolehiyo bilang working scholar sa University of the East, Caloocan Branch. Marami akong katanungan sa bansang aking sinilangan. Bakit kay daming dayuhan ang gustong angkinin ang bansang ito? Bakit tayo nila inaalila? Bakit hanggang ngayon ay ayaw pa rin nila tayong tigilan? Hanggang madiskubre ko ang katotohanan na natatala sa Boxer Codex or Manila Manuscript. Ang Boxer Codex ay isang 307 pahinang manuskritong isinulat noong siglo 19 na naglalaman ng mga paglalarawan sa mga tradisyon at paniniwala ng sinaunang Pilipino at sinaunang tao sa iba't karatig bansa na gaya ng New Guinea, Vietnam, Taiwan, Cambodia, Thailand at iba pa. Bukod sa mga paglalarawang pisikal, mayroon itong 75 na ilustrasyong may kulay na mga naninirahan sa iba't ibang rehiyon, suot ang kanilang sariling pananamit. Sa mga ito, 15 ang larawan ng mga Tagalog, Bisaya, Cagayanon at Negrito. Pinaniniwalaan ang original na may-ari ng manuskritong ito ay si Gobernador General Luis Perez das Mariñas na pumalit sa amang si Gobernador General Gomez Perez das Mariñas na napatay ng mga sangli noong 1663. Pinaniniwalaan ang Boxer Codex ay nalikha bilang tugon sa kautosan noon ng pamamahalang kolonyal ang Espanya sa mga gobernador na magtala ng mga ulat tungkol sa kanilang nasasakupan. Ang pamamaraang ginamit sa pagpinta ng mga larawang ito, gaya ng ginamit ng papel at tinta, ay nagpapahiwatig na likha ito ng isang Chino. So noon pa man, talagang may koneksyon na tayo sa China. Bakit pumupunta pa kayo ng Amerika? Layo-layo yun, mga busi. Ang unang nagmamay-ari ng codex ay si Lord Elchester. Isa ito sa mga natira sa kanilang koleksyon sa Holland House sa London. Matapos itong masira noong 1942 dahil sa giyera. Nang magkaroon ng auction noong 1947, napunta ito sa pagmamay-ari
ng historiador na si Professor Charles Ralph Baxter. Hawak ito ngayon ng Lilly Library sa Indiana University. Okay guys, ang mga larawang ito ay nagpapakita. As you can see, ayan yung mga mayayamang Tagalog dati. Ayan yung kanilang mga kasuotan. Sila ay nakapaang, ngunit sila ay may mga adornong ginto. Patunay lang yan na ang bansang ito ay napakayaman sa ginto. Ito naman ang larawan ng mga kadatuan sa Visayan region by the Royal Couple of Visayan. Ito naman ang mga maginoo na Tagalog na noble class. So as you can see, nakapaa sila pero napakaraming ginto. Yan yung nagmimit sa para sa kopintayon ng mga hinayupak ng mga dayuhan. Oh, no! Sana magising na kayong mga Pilipino. Huwag tanga. Patunay. Patunay na meron tayong kasaysayan. Sariling kasaysayan bago pa man nila tayo pinagpakasasaan. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang original na Boxer Codex, kilala sa katawagang Manila Manuscript. So ayan siya. Kung pupunta kayo ng Indiana University, ganyan na siya kaluma. Libro na nga natin, pinagbibenta pa. So guys, napansin niyo as in yung barko natin dati. Napansin niyo, meron pa akong nalaman ang Pilipinas ay isang digital mo. So kung maraming mga napansin niyo, nagagawa ko ng kahit yung mga mananakop na nangyayas kanina mas 400 years na hindi pinahalo yun. Alam nila before Noah's flood, before Jesus Christ, yung bansang ito ay land of gold and silver. See guys, ayan yung mga warriors natin noong unang panahon. Yung corona nila may mga ginto. Ganun tayo kayaman. Kaya magtataka ka, bakit yung Espanyol, yung Spain, yung Portuguese, yung mga European countries, Amerika, Japan, bakit gusto tayong sakupin? Kasi nga, ang tao sa Pilipinas, bago pa man dumating si Kristo, ay mga inosenteng mayayaman. Dito,
kung pupunta kayo sa Indiana University, makikita nyo na actual ito. So, ito yung mga negritos. Ayan, so guys. So, kung sinong gustong makakuha ng kopya nito, para sa mga interesado at gustong kumuha sa kopyang manuskritong iyan, ay pwedeng mag-comment sa video ito at ibigay sa akin yung email address nyo para ma-send ko ang kopyang ito.